Hi guys, good morning. So, yung ginagawa ko ay good morning niya. Papay nga ako muna yung eye ko ng isang oras para hindi naman siya madaling masira. Which is, proven naman na yun ang napipil ko na pag binabasa ko agad yung book, yung eyes ko is, parang may dagdag ng force of breathing sa eyes. So, yung nagawa ko, hindi mo na ako nagbabasa hanggang 30 or 1 hour. So, bago ako magbasa ng ano, bago ako manghilamos. So, I'm using my Kojic. So, ginaganon ko yung Kojic ko, ini-slice ko ng maliit na maliit. Kasi, mahal yung Kojic dito. So, Kojic nota siya. Parang hindi siya madali na ulaw. Minsan binababad ko siya sa face ko kasi nag-tightening siya. So, ito lang yung gamit ko para mag-tightening konti yung mukha ko. Pwede na. Ito. Anuhan ko siya. Dalawan ko siya. Saka nagbababad din siya dalawa. Yung daily routine ko. Routine ko, guys. Tapos na. Ibabad ko siya for tightening. Siguro, pwede na yung 30 minutes. Mag-tightening siya naman kahit papano sa mukha ko. Para tulong sa sign. Dahil, siyempre, pag may edad na tayo, no? Kailangan natin tulungan yung ano natin kasi nag-aano na yun. Kumbaga, hindi na siya tight. So, bumababa na yung ano na figure ng face natin. Hindi naman siya sa yung nag-a-RT kasi siyempre pag may ibibili ka lang naman, ayan, tulungan mo na rin kung paano ang gagawin mo dun sa ano, sa face mo. Pero pag wala naman, hindi naman siya compulsory na kailangan mo talagang magpapaganda. Mas unahan natin yun. Siyempre, yung pang-araw-araw, yung pagkain natin, yung araw-araw na ano. So, ito kasi binibili ko matagal na. So, matagal ko nang may stock na may pira. Pag may pira ako, bumibili ako para may stock ako. Kaya para may magagamit ako. Ayan. Ano ko lang siya dyan sa ano ko. Sa things ko. Ilabas muna ako ng slice ko muna yung cantaloupe ko habang nag-wait sa tightening ng ano ko. So, ito yung cantaloupe ko. Ito yung i-breakfast namin ngayon or kakainin namin sa umaga. More sa umaga. Ayan. Medyo nag-frozen siya sa ibang side, no, kasi tagalan ko pag ano sa refrigerator saka masyadong malamig yung area yung nalagyan. Pero makakain pa naman yung ibang area. Kahit yung ano, nalalamog yung ibang area kasi gawa ng frozen, so na-frozen. Nalagay sa malamig masyado. So guys, ito, sige, mag-real tech tayong konti. Ito yung light ko dito sa Hawaii, no. So, sabi nila, pag nandyan ka raw sa Amerika or andito ka sa Amerika, maganda na yung buhay mo. Naku guys. Depende na lang siguro kung may-ari ka ng business dito. Kahit nga siguro may-ari ng business dito. Masakit ang ulo dahil hindi pwedeng walang credit, walang utang.
which is ang utang dito guys, iyon ang binabasihan sa lahat ng bagay, lahat ng move mo. Ibig sabihin sa lahat ng mga connection mo, kung ano yung gusto mong bibilhin, anong gusto mong kamitin, or in terms of connection in money, nangyari, bibili ka ng bahay, no? Pag bibili ka ng bahay dito, hindi ka, kahit wala kang pera, basta may work ka, tapos good score ka or good credit score ka, through online sa US, kasi through online lahat dito ha. So yung tinatawag na through online, lahat nakikita kung mag-a-apply ka, lahat nakikita nila pag sa online, pag ginagamit yung SSN mo or SSS sa atin na tinatawag sa Pilipinas. So ngayon dito, pag wala kang trabaho, wala ka. Wala kang mapapala sa mundo, wala kang insurance, wala kang tinatawag na gusto mong bibilhin. Kasi lahat dito, may tax. So, kailangan dito kahit may nararamdaman ka ng konti, hindi ka pwedeng magpahinga. Basta once na kaya mo yung katawan mo, mag-work ka kasi... Paano yung insurance mo? Paano yung tax? Paano yung ano mo? Yeah, lahat magta-tax. Paano yung pang-araw-araw mo? Kasi sobrang mahal ang bilihin dito. Although kahit paano makukuha mo yung bilihin o yung gusto mong bibilhin. So, balik tayo dun sa bahay ha. Dito, hindi ka makakuha ng bahay pag hindi ka good payer na chine-check nila sa online. Tapos, kailangan may work ka. Siyempre, automatic na yun. Hindi ka naman bibigyan pag wala kang work. So, dito, kahit walang laman yung account mo, basta good payer ka. Walang laman yung bank account mo. Basta good payer ka. Pwede kang makakuha ng bahay or tawag nila dito mag-mortgage ka ng bahay kaysa habang buhay ka mangupahan. Gaya namin, ang upahan pa kami hanggang ngayon. Kasi, hindi naman pwedeng isa lang yung pagkukuha kami ng bahay din na isang pangalan ng gawa ng may limit din yung depende sa income mo, ano? So, may limit yung kukunin mong ano, kung ilang kwarto, ilang kumbaga ilang room ang pwedeng available na kaya sa capacity ng sahod mo. Yun ang ibibigay sa'yo. Eh, dito sa Hawaii is Diyos ko po. Kadalasan dito ha, purya lang, pero kadalasan talaga. Kumukuha sila ng bahay. Alam ba guys kung anong mangyari pag kumukuha sila? Ginagawa nila guys, pag kumukuha sila ng bahay, ilan silang magkakapatid o kaya ilan silang magkamag-anak o magnananay, ilan sila, 5 ba? Bago sila makakuha ng 2 kwarto, kaya 3 kwarto na sa loob, sa isang bahay. Kasi gustuhin mo man na 5 kwarto ang ano mo, hindi pwede, lahat may permit, lahat ng ano nakatala, kung paano. So, ganun kahirap dito. Ganun kahirap ang ano. So, minsan sa Pilipinas, iniisip nila, no? May iba nagtatampo dahil hindi na sabihin nagbago na kasi hindi na nalilib, hindi kumbaga walang pasalubong. Guys, hindi lahat ng tao pwede namin pasalubungan kasi paano naman kami? Paano naman yung life namin? Lalo na ako, medyo matanda na. Paano naman ang buhay ko? Eh, pag umuwi ka ng Pilipinas, andyan pa rin yung si utang na hindi pa rin natatapos, babayaran. So, na-stop kami ng work, no? So, wala kaming sahod pag nakatambay, nag umuwi kami ng Pilipinas. So, kumusta naman yung credit namin? So, wala kaming pambayad. So, unahin namin yun, siyempre. Gustuhin man namin na tumulong lahat ng nangangailangan. Hindi pwede kasi paano naman yung buhay namin? Paano naman yung buhay ng mga anak ko?
Diba? So, ganun lang guys, ano. Kunting share lang 'yun sa buhay dito sa ano, buhay dito, buhay Amerika. Masyadong ano si dito. Ano na dito, walang jeepney. Walang bus. Buti na lang yung partner ko. Kito paano? Ako minsan, may bus pala. Ako minsan nagbabas ako. Sana dati nagbabas ako. Pero ngayon, minsan nga, namimiss ko yung bus. Hindi na pumapayag yung partner ko magbabas kami. So, ayaw ko na lang i-discuss or i-argue kasi, siyempre, baka iba yung isipin niya, bakit ako magbabas? O, diba? Sige. Although yung sasakyan naman, sa akin yung sa akin nakapangalan, yan, pero, yan, kami dalawa nagbabayad. Ano, pero, nako, yun. Hindi naman ako marunong mag-drive, kasi ayaw ko mag-drive mula nung nagsidente ako. Nagka-pobia ako eh. Ngayon dito, pinaka-importante, marunong ka mag-drive, marunong ka mag... Kailangan kang... Alam mo ba guys, yung trabaho ko dito, ang hirap. Kasi, dyan, yung 7-Eleven, pwede kang umupo, or pwede kang pabanding-banding, mag-usap-usap dito, hindi. Bawat minute, kailangan mong paguran. Kasi, both side, may camera yan. Tapos may grade sila sa'yo kung kailangan ka bang i-demote or i-promote. Kasi titingnan nila yung camera eh. Kung karapat-dapat ka ba. So, ganun guys dito. So, again, good morning from here. And then, thank you for watching. So, tulungin na rin sa akin kung nanonood kayo. Just like and subscribe and share. And thank you. Thank you din sa lahat ng... sumali dun sa palaro ko nung New Year at saka nung Pasko. Sana nasiyahan kayo. Saka sana nandyan kayo palagi. Sana para maka... Hindi naman sa ano. Siyempre, alam naman natin kahit papano kung ano yung ano. Pero sana someday makatulong rin ako ng mas more pa dun sa ginagawa ko. Thank you guys and thank you for watching. God bless sa atin po lahat. Bye!